Hi mga ka-smorgs! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasbord Pinay. Ayun. Alam niyo ba na bilang isang OFW ay kailangan talaga nating dumiskarte. Hindi lamang sa pera, o diba? Kailangan lang din nating dumiskarte sa mga bagay-bagay, kahit mga small things lang, para hindi rin tayo mahirapan at hindi rin tayo makagastos ng mas malaki. Gaya na lamang halimbawa nitong pagtatahi. Actually, sa amo ko to, and tuwan-tuwa ako, kahit actually hindi lang naman sa akin eh, meron ako papakita sa inyo na mamaya na ginawa ko, dahil actually pinarepair ko na yon doon sa isang mananahay na kilala namin, kaya lamang ay hindi sumakto yung sukat, kumbaga malaki. Ito nga pala mga ka-smorgs, tinahi ko to. Ito mga ka-smorgs, sobrang laki din to sa akin. Yan, bigay ito ng amo ko, mga pinaglumaan lang, mga actually ilang beses pa lang yung sinuot, yung marami siyang binigay, apat na abaya, yung isa binigay ko na, bali tatlo na lang napunta sa akin, isang pang winter, tapos dalawang pang pamalit-palit, ito pang labas-labas kasi kailangan ko ng mga abaya na paglalabas kapag kasama ng amo. Pero pag hindi naman ako kasama ng amo ay kahit anong semi-formal na damit o kaya na pwede kang isuot. Basta hindi kita yung puwet or kita yung mga dito, pwede na. So, itong mga ka-smorgs, yung ginawa ko dito, hindi ko lang sa inyo na ipakita yung pagtatahi ko dahil medyo madetalye yun. Dati ito, hanggang dito. Ngayon, kahit naputulan na, ang naputulan niya kasi, malaki kasi na ganun. So, pinalit niya. Eh, dito, hindi niya naputulan. Tapos, dito sa dulo. Ginawa ko mga ka-smorgs, ako na lang nagtahi ako sa kamay ko. Diba? Yan o. O, diba? Maganda. Hindi mahalata na isang ano lang, yung rookie sa pagtatahi. Diba? Kasi kailangan yan mga ka-smorgs kapag ka OFW ka, lalo na dito ka sa abroad, eh, syempre, kailangan madiskarte tayo. Diba? Hindi naman usapang pera. Diskarte para makatipid. Kasi nakabayad na nga ako, lang ang bumayad pa ako, tapos mamasahe pa ako, punta akong bata. Ang mahal-mahal ng pamasahe, mura ang tahi doon, pero sa pamasahe ako lugi. Pero inyo, nung kumunta ako doon, papunta, nag-uber ako, 50, pabalik, 70. Kung ito lang naman, di ba, luging-lugi ako. So ito, ayan, di ba, tinahi ko. Ngayon, sukat natin, di ba, sakto na. Hindi na siya. Diba? Maganda na. Dati kasi. O, diba? O, diba? Yan, o. Dati hanggang dito, para akong hindi ko alam kung nung ano, edi pasalam tayo sa amo kasi mga ganyan man itong ganitong klase ng mga brand, eh. Minsan, mga bahay niya inaabot ng mga 1,000, 2,000, 3,000, 750, real. O, diba? Naambulan tayo. Sana all. So, ito naman, papakita ko sa inyo mamaya yung finished product ito. Kasi inutusan ako kahapon sa may center point, bagong-bago to, kaso business size na maliit, nakuha ko size 22. Buti hindi ako pinabayad ng amo ko. Ginawa niya, sabi niya, ikat ko daw gawing short. O diba? Alam niya naman kasi may hindi ako manahi sa kamay. Diba? And ito, paborito niya to. Tapos, yun, biruin mo may mga ayan o. Butas. Butas. Ewan ko ba, gusto niya suotin. Mga branded itong mga damit na to. Sabi ko, pantulog na lang niya eh. Diba? Magtataka kayo. Bakit ako yung nanonay? Tapos diba, yayamanin yung amo ko. Actually, ano ko lang naman yan. Parang give love ko lang sa amo. Kasi mahilig nga talaga ako mga puting-ting. Ayan, jack of all trades tayo. Hindi naman jack of all trades kasi babae. Ano bang tawag si Jackie of all trades? Ganon. Diba? And mamaya, papakita ko na sa inyo sa dulo kung ano yung natapos kong finish, yung natapos ko or finish product, itong pagtatahi ko. Meron pa akong ipapakita rin sa inyo mamaya, yung isa pa, yung pantalon na nilagyan ko rin ng tapal, yung pinaka parang hita, malapit sa punjao, di ba? Ganun tayo paka-discarte. Hindi naman madiscarte sa pera. Discarte lang sa mga bagay-bagay para di ba mas makatipid pa at hindi naman maitapon. Hinahin kasi ako itapon eh. Pwede pa naman. Maganda pa. Ano pa ba? Ayun lang mga kasmer. Gusto ko lang sabihin din sa inyo na kahit kasi dati, sabi niyo wala ang yaman-yaman ng amo, walang mananahi. Actually po, may dalawang mananahi po dito. Baliktanaw lang tayo dito. Si
Ate Sam. Si ate, siya yung mananahi ng, sa tatay namin, sa father side ng amo ko. Matagal na yun, mga more than 20 years hanggang sa umuwi. And syempre, maraming good memories yun. Siya yung mananahi. And doon naman sa side ng mother side, ng aking amo, meron naman isang mananahi. Dahil kasi marami kaming uniform noon. Sana all. Nung una, nung bago-bago pa ako, mga 20, tapos 15 sets. Diba? Taas baba ng uniform. And then, hanggang naging 10. And then, ngayon, 7 na lang. Yung the rest na yun, 20, 15, 10, lahat po yun, tinatahi ng dalawang mananahi. Dahil marami kami, umabot ka na mahigit 10 na babae. Plus, mayroon pa sa kabilang bahay or kabilang palasyo, ganyan. And yun, pinagkukumbay. Plus, mayroon pa sa mga lalaki. Tapos, kapag wala silang tahi, ang ginagawa nila, nananahi rin sila ng mga abaya, ng re-repair, ng mga damit ng amo, hindi lang uniform. Tapos, lahat ng mga repair sa mga repairing sa mga damit namin, uniform namin, ayan, libre yun. Diba? Napakalaking tipid. And, syempre, nagtatahi rin sila ng mga jalabiya, at kung ano-ano pang ipatatahi na ang mga kutingting, yan, mga kuan. Tapos, pag walang tahiin si ate, yung ati Sam, naglalabas siya sa kanag, paplancha. Tinanggap na lang niya, kasi nga wala siyang ginagawa, kaysa wala namang, diba? Kasi pagka ganun, kapag hindi ka na kailangan, may tendency na, wala na, papauwiin ka na lang, diba? Kasi wala ka ng trabaho. So, kukunin, kinuha rin niya. Tapos pagka, naglilinis-linis din, syempre, siya yung naka-assign sa paglilinis dun sa laundry, ganun. Tapos, kung ano yung mga area na, dati kasi marami kaming nililinisan, yung ganun. And, yung mananahin naman namin, puro marami kasi siyang tahiin. Pero hindi po pwedeng kumuha ng mga sideline, bawal po yun. Huwag niyo pong mapaalam sa amo niyo, kasi bawal po talaga yung sa kontrata natin mga Pilipino, hindi po talaga pwedeng kumuha. Nasa inyo kung pwede, basta, kung mananahi kayo, tago-tago na lang yun. So, ayun mga kasmurs, na ikwento ko lang kung paano ka dumiskarte kung ikaw ay isang OFW dito. Papakita ko ako kasi dito na meron akong yan, sewing kit. Diba? Lagi dapat yun, hindi nawawala. Para kung may mga sira-sira, lalo na wala ng tagatahi, tayo na lang mismo, hindi na tayo pupunta sa labas. Kasi ang hirap pong lumabas, magastos po, ayan. At saka kung mga konting sira lang naman, 'di ba? Pero kung laki na hindi natin kaya, ako nga kahit yung mga tagto-kortina dito, pag nakita ko na sobrang haba, yung sa akin na ginagawa ko, tinatahi ko sa kamay. Hindi mo mahalata na parang lang, yabang ng chart. Hindi naman, kasi 'di ba? Meron namang YouTube may Google kung paano magtahi. Tapos kung talagang hilig mo ang isang bagay, magagawan mo ng paraan para ito makatahi. So, sa dulo na lang, kasi hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko ginawa, di ba? Kasi medyo makuting-ting. Basta, alam nyo na isa sa hilig ko ang pananahi sa kamay at isa sa dapat natin gawin na bilang OFW ang dumiskarte sa ating mga sirang gamit. And mga kasmores, yan yung tinatago kong mga sewing kit, o di ba? Kasi kailangan talaga meron tayo nito. Kasi kung may masira, tapos pag bumabiyahe kami, daladala ko rin to kahit saan. Tinatanggal ko lang dito, nilalag kasi malaki ang space nitong plastic na to. Nilalagay ko lang sa plastic. Dish product ko nga pala na isa pa. Ito, sports trouser. Ayan, diba? Pang jogging-jogging. Kaso nga lang, may butas ang malapit sa punja. Ayan. So, kumuha ko ng bulsa at tinapal ko dyan. Magkabilaan, di ba? O, this style. Di ba? Discard lang. Ito mga kasmorgs, tapos na yan. Masyado siyang makutingting dahil ang daming siyang maliliit na butas. Ito, ewan ko ba, gustong-gusto pa rin ang amo ko. Kaya ako naman, si Tahi naman, o, di ba? And, ayan, tinitiklop ko na at inaayos ko na kasi ibibigay ko yan sa amo ko. Gustong-gusto niya yan eh. Sabi ko, pantulog na lang. Pero wala eh. Gusto talaga eh. Mayroong mga bagay tayo na kahit na lumang-luma, parang ako rin, ganun din. So, nagkakasundo kami ng amo ko pagdating sa mga ganyang klaseng bagay. At ito naman mga kasmorgs, ang puputulin natin. Actually, kabibili ko lang yan dahil na pa mali ako ng hugot. Naging pangmalaki yung kanyang binili kong leggings. So, ang ginawa ng amo ko, sabi niya, gawin ko na lang daw short. So, ayan, puputulin na lang natin.
magiging pangbahay o pantulog na lang ni amo, o di ba? Diskartehan lang. Sayang kasi eh, mabuti nga hindi sa akin pinabayad kasi namali talaga ako. Mga kasmurg, sa kakamadali ko kasi tawag ng tawag eh. Ayan, di kinatahi-tahi na natin. Madali lang naman ang pagtatahi. Kung gustong-gusto mo ang isang bagay, nakaubos talaga ng oras ang pagtatahi sa kamay. Pero kapag nakita mo naman yung finished product mo, talaga namang magugustuhan mo. At saka kung hindi mo magustuhan, pwede mo namang ulitin. Kaso lang, time-consuming nga talaga ang pagtatahi sa kamay. Hilig-hilig lang yan, mga kasmorgs. At ito na, tapos na ang short ng amo ko, mga kasmorgs. O, diba, DIY. Masarap sa pakiramdam kapag natapos na ang isang bagay na pinaghirapan mo. O, diba? So, ilang mga kasmorgs, maraming maraming salamat kung nakaabot kayo ng dulo na hindi pa kayo nakakapag-subscribe at mag-share, mag-like, mag-share ng aking mga vlog. Eh, sana ay gawin nyo na po, diba? Maraming maraming salamat. Thank you, everyone. See you in my next vlog. Bye-bye. Masalama. Shukran katir.